common man itself. Potential para to make sure that everybody is heard, or at least that he knows where he belongs to. Dito sa category of not being allowed this published or sa PTV4. So, ilagay lahat ng usino. Mr. President, kompleto po ang DOH ng lahat po ng communications materials, lahat po ng mga advisories, and the chairman of the National Task Force Task Group on Strategic Communications is none other than your spokesperson, Mr. Secretary Harry Roque. So, we will make sure that all of these materials pero nagtatipik sa'yo. To the general public. It's very important that the common tao, the man himself who is concerned with about his livelihood, must understand that he is at present not allowed. But yung iba, allowed. So it must appear to him very clear that ito sila, he belongs to this category, and why he is allowed to work. At ito namang mga why they cannot be allowed to mix again with the outside world. Mga kababayan, magandang gabi sa inyo lahat. Napag-usapan ro dito lahat kung ano ang gawin. Now, these things are not really very clear to you because it was brought up in a matter of discussion, things were decided. So, although nakasulat na, it was put on the table to be decided upon. But most of the recommendations by the top guns of itong inatasan natin, Sir Galvez, Sir Anio, si DOA. Bakit qualified ka, Ben? Si Duterte pala yan. Si Defense Secretary Lorenzana. Ay, wala ba ito? At makita naman ninyo, kung makinig kayong mabuti na handahan, then you'd understand. But anyway, kita mo, ne? Yung hindi nyo naintindihan, yung mga taong pwedeng lumabas at pwedeng hindi lumabas. Okay lang yan. Andyan lang muna kayo. Mag-comment ka nga. We're enumerated in... Try ko lang kung nababasa ko. ...which we cannot... But ma-shout out to all of you. So that it views upon the Secretary of Justice, Secretary of the Spokesman, Secretary Roque, to make it clear for you. Ang blackboard niya is a PTV4. He will be using the government facility to convey the message of what has been decided tonight. Now, hi guys, hanggat wala pa tayong viewers, makinig muna tayo ng speech ni Duterte. Pinsala sa buhay ninyo, I pray. And I greet all the mothers belatedly, Happy Mother's Day. At yung mga nanay na nawalaan ng mga anak fighting COVID, doing the highest, the noble endeavor that one can do in this world is to serve your fellow men. You have our kind thoughts, our prayers. At saka, masabi ko sa inyo na, you live and die in this world, that's for sure. But to have been hi guys, the chance to serve your fellow men before going to the universal sky
is something like which you'll be proud of. Lahat naman eh, namamatay. Pero ang ginawa nila, it's something, yun ang bao nila sa kanilang universal identity. That they did something for their fellow men. Anyway, also, I remember my mother, my dad. She was a very good mother to me. Look what happened. Naging presidente tuloy ako. Nawala yung disiplina niya sa akin. My God, kung paluhurin ako noon sa altar. Oh well, I won't call. He must be smiling or he must be in state of wonderment now, looking at the face of my father. Anong nagawa natin sa anak natin, kung gagong itong Rodrigo? Bakit? Well, anyway, God has maybe chosen me to work for the national government to help my fellowmen. And that is why we are here. Ito lahat amin, trabaho ito para sa kapwa tao namin. I assure you, there is no corruption allowed. Kung meron man makalusot, kung makalusot kapag nahuli ka, sorry ka na lang. Ganun talaga dito. And I have fired several undersecretaries, assistant secretaries, because we value the privilege of working for our country and serving the people. It's an extreme rare privilege to be in government. Not all are given the chance to be here deciding what is good for your neighbor. Yung lockdown, they will explain that to you thoroughly by Secretary Roque. At meron tayong mga tawag niyang new normal. Ganito ha, for those who would be allowed to go out and work, and for those na hindi pa talaga pwede, remember na itong pag-easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. Just because we allowed certain people, dandahan lang sa ngayon. Para walang, hindi tayo matapa, dandahan lang. Because we cannot afford. We cannot afford a second, third wave na mangyari. Ito yung mabagong mahawa na naman. At rarami na naman dahil nga sa meron tayong rules na hindi general. So basta siya. Do not go out of your house without a mask. Kaya pala nagmask. Kaya pala nagmask kasi. Must comply. Tatapikin ka ng pulis. Hindi ka nalulihin. Pero makakaya sabihin sa'yo, Padre, tumabi ka muna. Wala kang mask, use your mask. Kung wala kang mask, you're in danger na ipapasubo mo yung kaharap mo. Hindi ikaw, kung gusto mo mamatay, okay lang. Pero yung kaharap mo, hindi pa niya panahon. Tapos mamatay lang just because you do not want to comply. Kaya ako nag-comply ngayon lang. Kasi, then, the social distancing. Ito yung new life. Until such time na mayroon ng vaccine. Merong mga medicine na but not vaccine. So, ganun yun. So, hindi lang ninyo yan importante masyado. Whether you are really allowed to go out or not, if you are out, wear a mask.
it is a must also. Kailangan. Ha? Ngayon, kung una ka naman talagang gawin, COVID is very lethal. Huwag ka talagang magsugal dyan sa COVID kasi pag tinamaan ka, ayaw mo eh. It can go either way. Itinakbo ko, pinalagkad ako. Punta ka sa funeraria o matulog ka sa bahay ninyo. Matulog ka sa funeraria, hindi ka nagigising. Kunin ka na doon para sunugin. At sa gawalang funeraria ngayon, pag namatay ka, COVID, because the whole of your body is already crawling with the germs, diretso ka sa hindi ka malang mayakap ng anak mo, asawa mo, hindi mo ngayon. Kasi hindi ka naman